What's up mga gamers? Ako nga pala si Rod PH and welcome to my gaming channel. At ngayon, tayo ay muling maglalaro ng Minecraft. At update nga pala sa mga pinaggagawa ko off cam ay ginawa ko na yung basement dito sa ilalim ng bahay at naggawa na rin ako ng enchantment table at pwede na tayong makapag-enchant ng mga armor tools natin. At nilipat ko rin yung mga villager natin mula sa base dito malapit sa iron farm natin. At kaya nakikita nyo naman may mga sarili silang station at nandito yung villager breeder natin. Yan. At nandito sa gitna yung mga bed at yan, may mga sarili silang station at pwede natin sila matrade. Katulad nito, frost walking and sharpness 5. Importante yan para sa sword. At ito rin, toolsmith. Nagbibigay rin siya ng tools na may enchantment, diamond tools, iron tools. Kaya importante yung mga villager. Pati na rin tong armor na nagbibigay ng iron and diamond armor. Kaya hindi na natin kailangan maghanap ng diamond para lang gumawa ng diamond sword or diamond armor. At gayon naman ay gagawa ako ng sugarcane farm pero hindi pa to yung ano natin na sugarcane farm. Kaya ililipat ko siya doon sa taas pero gagawa muna ako dito sa baba ng villager hole natin para makakuha tayo ng sugarcane at ipapantrade natin sa mga librarian. At nang makakuha tayo ng iba't ibang enchantment book para ma-enchant natin yung mga tools, armor, at iba pa. At yan na mga gamers, natapos ko na pero temporary pa lang to. Hindi pa to yung final. Ginawa ko lang to para habang naka-AFK tayo doon sa taas, nag-breed pa ng maraming villager para makakuha tayo ng iba't ibang enchantment book. May mga sugarcane tayo makukuha. Matapos ang mahabang pagpalit-palit ng trabaho ng villager at meron na tayong nakuhang fortune tree na villager at infinity one. At meron na rin tayong Deathstrider and Mending 1 na villager at meron pang Aquafinity, Fortune 3 and Infinity 1 at meron pang Respiration 3 at meron din tayong Looting 3, Fire Aspect at meron pa dito. Ito yung sharpness 5 na villager kanina. Ayan, sharpness 5. At meron rin tayong protection 5 para sa armor natin. At naisip ko mga gamers ay na gumawa ng pumpkin and melon farm dahil nag-trade ang villager ng 6 pumpkin for 1 emerald and 4 melon for 1 emerald. Kaya gagawa tayo ng melon farm. At gumawa na rin pala ako ng outline dito sa ano. Gato ko maging kalaki yung pumpkin and watermelon farm. Dito natin ilalagay. At balikan ko na kayo pag malapit ko nang matapos yung pumpkin and melon farm natin. At malapit ko na matapos mga gamers. Pero meron tayong isang malaking problema. Wala akong pumpkin seed. Kaya nalagyan ko muna ito ng puro melon seed. At siguro maghahanap muna ako ng pumpkin seed. Pero tatapusin ko na muna ito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos ko na. At yan na, malapit na natin matapos yung pumpkin and watermelon farm. Lalagyan na lang ito ng salamin dito para may walang papasok na mobs doon. Especially yung pusa, lagi nila sinisira yung melon. Pero nakita nyo naman kanina, nagpo-produce na siya ng mga melon at ngayon is maghahanap na lang ako ng
village o di kaya ng wonder trader na nagbibigay ng pumpkin seed. Balikan ko na kayo pag meron na akong mapagkukuhanan ng pumpkin seed. At sa wakas nakahanap rin tayo ng pwedeng pagkuhanan ng pumpkin seed at yung wonder trader kanina nakapag trade na ako sa kanya, nakakuha na ako ng pumpkin seed at nalagay ko na rin doon sa pumpkin and melon farm natin. Nalagay ko na doon kaya hihintayin ko na lang silang lumaki para makita natin kung gumagana ba talaga. Kasi minsan may problemang nag-ano dyan eh. O di kaya nagkamali ako ng redstone. At nakikita niyo naman gumagana talaga yung watermelon. Pumpkin and melon farm natin. Ayan, pero dahil wala pa to, lalagyan na lang natin to ng glass para yung mga pusa, hindi sila pumasok doon. At nakikita nyo naman, ang dami na nating melon and meron na tayo kaunting pumpkin kasi lumaki na yung iba. At oo nga pala, nakalimutan ko lagyan ng redstone doon sa taas. At yan, ilalagyan na lang natin yung absurd burr at yung redstone para gumagana na talaga yung farm. At yan na mga gamers, natapos na natin. And I'm sure this farm is fully working. At yan na mga gamers, nalipat ko na rin yung sugarcane farm dito sa taas. At yan, nakikita nyo naman doon sa kabilang farm. Ay nalagyan ko na rin ng salamin para yung mga pusa hindi pumasok. Kasi sinisira nila yung farm natin. At nakita nyo naman kanina gumagana na itong sugar cane farm natin. Ayan, meron na tayo 39 na sugar cane. Nag-EFK lang ako ng 10 minutes at meron na tayong 5 stack ng pumpkin at 12 stack ng melons. Kaya yung melon gagawin natin melon block tapos isisell natin siya doon sa farmer na Billinger. At ito, meron na tayong mga melon block dito sa chest. At i-trade na lang natin yan dito sa Billinger. At tignan natin kung ilan yung makukuha natin emerald. At ang last, yan. Inom muna natin kung anong suspicious turn to. At night vision, okay. At ito na mga gamers, meron na tayong 40 emerald kaya makakabili na tayo ng mga enchantment book sa mga library. Pero itago muna natin to dito. At hintayin natin mag-restock yung Billinger at bibili ulit tayo. Hindi pala bili, magbebenta tayo ulit sa kanila ng melon at ng pumpkin. At meron naman tayong emerald. Bili na rin tayo ng 2 minting book. Ayan. 2 lang yung mabibili natin pero okay na rin to para sa chest plate and leggings. Yan. Tapos ipon na lang tayo pa ng marami pang emerald para makompleto natin yung pag-enchant sa mga armor natin. At siguro pag sa future videos natin, magmamining tayo ng netherite. Meron na tayong mga pambili ng enchantment book pero wala tayong pagkuha ng XP. Kaya ngayon, gagawa tayo ng mob grinder para magkaroon ng XP. At ito, kumuha na rin ako ng maraming cobblestone. At gagawin lang natin yung mob farm malapit lang dito. Kaya balikan ko na lang kayo pag malapit ko na ulit matapos yung mob grinder. At yan na mga gamers, malapit na natin matapos tong mob grinder natin. Ang gagawin lang natin is tanggalin tong blocks na sa gitna at takpan yung taas para maging madilim dito at mag-spawn yung mga mobs. At oo nga pala mga gamers, ang farm na ginawa natin ay 128 blocks above the surface or ocean yan. Para walang ibang mag-i-spawn, may mag-i-spawn kundi dito lang sa mob farm natin para more efficient yung mob farm natin. Hindi yung paunti-unti lang katulad nung Minecraft Let's Play natin na kaunti lang yung nag-i-spawn dahil na
malapit lang tayo sa ano, surface ng dagat. At yan ang mga gamers, natakpan ko na yung bubong at nilagyan ko na rin ng cactus dito sa may gitna para yung mga gagamba ay hindi ibablock tong mau farm natin. Dahil yung mga gagamba pag 3x3 hole, ano, hindi sila nakakapag pasok pag may harang yung nasa gitna. Tapos yung mga gagamba naman is pinipigilan nila na mahulog yung mga mobs dyan sa baba. Kaya naglagay ako ng cactus dito para dito pala sa taas ay mamamatay na sila. Ang gagawin na lang natin ay kukunin na lang natin yung mga torch na nilagay ko rito para matapos na tong farm na to at testing na natin kung gumagana ba talaga. At yan ang mga gamers, maghihintay na lang tayo na may mauhulog dito na mobs at dahil na one heart na lang sila, pwede na natin silang mapatay gamit yung suntok lang. O di kaya nang, pag hindi sila mamatay ng suntok lang, gamit na, kahit gumamit na lang tayo ng wooden sword, mamamatay na sila. Ayan, meron nang nahulog na zombie. At siya ay 2 hit siguro. Dahil konti na lang yung buhay nila. Pero yung mga naka-armor, hindi yung 2 hit. Ayan, katulad nun, may armor yon. At nakita nyo naman na gumagana na itong mob farm natin pero hindi ganun bumabak. Siguro may problema doon sa taas. Pero ayusin ko na lang yun. Pero dito na siguro tayo nagtatapos. Maraming salamat sa pananood. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe. At i-share na rin itong video na ito sa mga kakilala nyo. At mag-comment. Yun lang. Bye-bye! At oo nga pala kung gusto nyo ng tutorial ko paano gawin yung pumpkin and melon farm tapos tong mob grinder ay gagawa ako ng tutorial.